nawawala. Hindi siya buo. Nawala siya na nawala ka na. Hindi na tuloy ang trap. Sinugod kami ni Brendan. Alam niya na pala, pinagpuputo kanya kami ng baril. Pero nagdesisyon kami maghiwalay ni Anton. Sinabi niya sa akin, puntahan kayo dito ni JR para dalhin sa safe na lugar. Sasagot at masyado ka ng busy kay Milly. Pero tama ako. This is the number to call kung kailan ka makausap. Alam ba ni Milly ang totoong intention mo? Baby, kailangan natin makatakas dito. Aalis na tayo. Aalis na tayo. Kaya may nabasag dito. Ilabasan kaya ito? Talaga, Joed. Bakit meron kang lahat ng ito? Ano pa bang kailangan mo? Ha? I need leverage. Na kay Anton ang pera ko. Kaya kailangan ko si Milly at ang mag-ina niya para makuha ang dapat sa akin. Wala na akong pakialam sa plano mo.
wala na rin pakialam kung nakuha mo na yung gusto mo. Alam ko lang, kasama ko na ang pamilya ko ngayon. At yun ang mahalaga sa akin. Mag-ina mo ba talaga sila? Tingin mo, titigil ng kani Anton? But I can come up with a plan para mawala na si Anton sa landas mo. At tulungin mo na magiging mag-ina. Joed? Joed, hello? Ano? Nawalan ka ng load? Signal? O talagang hindi natin mapagkakatiwalaan yung Joed eh? Nakakainis! Sinabi ko na sa'yo, tayo na yung dumiskarte. Hindi na natin kailangan yung mili na yan. Tayo na mismo gumawa ng paraan para makuha natin yung pera. O baka naman, hindi ka pa rin natututo at may pagtingin ka pa rin sa Anto na yan. Kaya ang gusto mong targetin ay yung mag-ina niya. Tinatarget ko ang mag-ina niya dahil yun ang pinakamadaling paraan para makuha natin yung pera. Dahil yun ang pinaka-importante para sa kanya. Kaya isusoli niya ang pera na yun kapalit ng buhay nila. Well, sorry na lang sa'yo. Dahil hawak na nung baliw na Joed na yun yung babaeng yun. Ang nakikita ko na lang na paraan, mismong si Anton. Si Anton na ang targetin natin. You're right. Kung wala tayong leverage, all we can do is get our money back by force. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanya. Mili. O, ito na. Ginamihan ko na lang yung bili kasi hindi ko alam kung anong gusto mo eh. Oh, ayan o. Sige na, umayin ka na. Joed, pwede ba akong tumawag kay Anton? Hindi mo makukuha si Mili. Sasabihin ko sa kanya kung ganong kasamang tao ka! Nawala rin kasi yung cellphone ko, Mili. Tsaka gabi na. Halipasin na muna natin itong gabing to. Hindi natin alam, baka mamaya nandiyan yung mga kalaban sa labas. Sige na. Kumain ka na. Ano bumalik yung lakas mo? Para kasing ano eh. Nalipasin na ako ng gutom. Hindi na ako nagugutom. Tsaka ano eh, medyo sumama yung pakiramdam ko. Magpapahinga na muna ako, ha? Ano naman gagawin natin? Wala ka bang ibang alam na impormasyon kung saan dinala ni Joed yung mag-ina mo? Sigurado tatawag yun si Joed. Sasabihin niya kung anong kailangan niya para maibalik niya na si Mili sa atin at yung apo ko. Hindi. Hindi niya gagawin yun kasi hindi naman niya pinaransom yung dalawa eh. Nabaliw lang talaga sa pag-ibig. Anton. Oh, kuya. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong pulis sa presinto tungkol kay Joed. Pero, mukhang wala nakakakilala sa kanya. Alam niyo, may gut feeling ako na merong iisang tao na nakakaalam kung nasan sina Joel. Yung mommy ko po. Halika na, Glenn. Hambalusin at sabunutan natin hanggat hindi nagsasalita. Tara. Ate, ano ka ba? Andito yung anak ko. Huwag mo nakakausap. Pare. Ano? Pasukin na natin! Tayo mo patalos-talos, hindi natin alam kung sino nasa loob ng bahay. Pasukin na natin para magkaalaman na. Dahil kapag hindi sa akin binigay ni Anton yung pera ko, isa-isa kong papatay ng pamilya niya. Eh, paano pag maunahan ka at ikaw mapahamak? Hindi ako maunahan.
Wow naman. Concerned siya. Touch na touch ako sa pagka-concerned mo. Natural, concerned ako. Dahil pag pumalpak tayo at hindi natin nakuha ang pera, mas lalo silang maghihigpit. This is our only chance to do it right. Kaya hindi tayo pwede pumalpak. Sige, sige, sige na. Tayo pandaday. Basta, focus lang tayo ha. Walang magpapahinga, walang matutulog. Okay. Nagawa na ba ni Jod yung dapat niyang gawin? Nakapaghiganti na ba siya? Ma. Ano? Patay na ba ang asawa at anak mo? Ikaw kaya mamatay? Ha? Gusto mo mamatay ang lumina ko? Sabihin mo! Sorry, Norman, ha. Dito muna ako sa labas. Dami kasi nangyayari sa loob. Ako nga, dapat mag-sorry sa'yo, Arye. Hindi na napigilan ni Noning yung sarili niya kanina. Sobra na kasi yung pag-aalala niya kay na Tita Millie. Wala ka dapat explain. Naintindihan ko lahat. Huwag ka mag-alala. Nakinig ako sa usapan nila kanina. Eh, medyo hindi siya sang-ayon na parang... Parang kinukulang na namin kayo ng mami mo dito. Kaya, baka pwede na rin kayo makaalis. Hindi lang din ako makapaniwala na magagawa yun ni Tito Joed. Yan talaga yung mga tao eh, di ba? People can surprise us. Kahit gaano natin kakilala ang isang tao, meron pa rin silang side na hindi natin alam tungkol sa kanila. Wala akong intensyon na saktan ng nanay. Gusto ko lang talaga malaman kung saan dinala ni Joel ang mag-inap. Sana maintindihan mo. Isa akong ama at asawa na nag-aalala sa kanya mag-ina. Kung mahal mo ang nanay, ganun din ang pagmamahal na meron ka para sa pamilya ko. May nasabi ba ako masama? Hindi, wala. May inisip lang ako. Tito, anong lugar po ito? Minana ko itong property na to sa mga mampon sa akin. Pangarap namin ng daddy mo noon, pagka tumigil na siya sa pag-abroad. Ayusin namin to. Kaya yan ah. Pwede na namin yan gawing rest house, paupahan,
Ayun. Pwede naman dito, parang BNB po, ano? Parang gano'n na nga. Tapos pag parehas namin retired, dito na kami tatanda. Dito na nilalaki ang tiyan namin pareho. Kakainom na nga alam. O, kadiri, kadiri. Oh, Shelly, how's tour kita? Cook muna lang ako. Norman? Parang alam ko na sandi na lang Tito Joed ang Tita Mili mo. Sigurado ka ba? May naman na po kasi siyang lupa galing dun sa adoptive parents niya. Dun din po tumira si Papa nung nagtatrabaho siya nung kabataan niya. May balak pa nga po sana silang ayusin yung lugar kapag nag-retire na sila pareho ni Papa. Nasa isang magandang lugar po yun, sa bandang Cavite. Medyo underdeveloped pa nga po yung area. Kaya malakas po yung kutob ko na baka dun po din nila si Tita Mili. Kuya Banong, pera mo ng kotse mo. Sasamaan na kita. Sasama din po ako. Huwag na, dito ka na lang. Pareha, saan ba itong lugar na ito? Hindi ko na po masyadong matandaan eh. Pero kahit pa paano, naaalala ko po kung paano makakarating doon. Sigurado po ako, pag nakita ko yung daan, mas maaalala ko pa po. Hindi pwedeng sumama si Arya na hindi ako sasama. Sasama ako. Norman. Kaya mo na yung binata natin. Sama naman ako eh. Sa mag-iingat kayo, ha? Oh, makunan na kayo sa kotse. May kukunin lang ako.